So maaga pala akong pumasok dito sa shop namin ngayon. Bigla naman dumating yung customer na ito na may dala-dala siya. Dalawang round vase na clear. So sabi niya ayaw niya daw ng may sponge. So sabi ko, gusto mo ba yung direct lang? Yung direct na ipapasok lang. Yung walang kung ano-ano. Yung basta ilalagay lang sa loob. Para daw mas makasipsip ng tubig yung bulaklak. Prep na natin itong mga bulaklak natin. So dahil gusto ng customer natin na elegantation ang gagawin natin na bulaklak. Pero nag-suggest ako ng kulay. Ko white na roses na lang ang gamitin namin para mas maganda. Yun lamang guys, tinanggal-tanggal ko lamang yung mga tinik at mga dahon-dahon niya. So yung design na ito ay pinakasimple lang. So, parang gumawa lang ako ng handbook. So, dalawang base pala yung gagawin natin. So, 10-10 ang mga rosas na gagawin natin. 10 sa isa at 10 sa isa. So, syempre, catch tape lang natin na ganyan para hindi makita yung mga ismis sa gilid ay maglagay na rin tayo ng rose gold. Maganda tong rose gold na to kasi hindi siya mabilis malanta. Talagang pag linagay mo to sa arrangement po ay magiging fresh ang kalalabasan niya. So, ito guys, sinama-sama ko lang siya dun sa palibot ng mga roses natin. At syempre, for more elegantation, syempre, mag-i-stick tayo sa dalawang kulay lang. White and green. Ang gagamitin natin kasing green-minded. Ang kaklase mo. So, unahin muna natin tong gypsophilia. So, as you can see, ay gumagawa lang ako ng maliit na bouquet. Yung parang groups lang siya. Kung nakagamit pala ako mga 3 or 4 tangkay dyan. Tapos pinutol-putol ko lang para magpantay-pantay yung maliliit na bulaklak niya. Nakagaya niya. At syempre para naman sa greens ay gumamit tayo ng green na buttons. So as usual, pinagpantay-pantay ko lang yung mga bulaklak ng greens na yan para magmukha siyang maliit na bouquet. Talagang mabs to groups siya. Ano ba yun? Parang parlor games lang. Yourself. Mga ganon. Tapos expected mo, crush mo doon, kahatakin ka. Grupo ka, kaya lang tinulak ka. So anyways, ito na pa, nakagawa na pala tayo ng tiga-tigalawa. Dalawang crease na buttons. Dalawang white gypsophilia. Syempre last but not the least, ang dalawang mga roses natin. O diba, ang ganda. So, nakikita yung mga scotch tape natin, ay lalagyan natin siya ng floral tape hanggang dun sa pinaka-bottom part ng ating pinawang mga mini bouquet. Pero katulad ito nga, kasi hindi ko na sinagad sa pinaka-natatakpan lang ng scotch tape para hindi masyadong magastos. Diba, nalagyan na natin sila lahat. At syempre, gumamit din ako ng trasilyo. Kunin na natin ang mga base natin. So, meron na pala siya tubig at para magkaroon ng design sa gitna at para matakpan yung kalat sa loob, ilagyan natin ang masinjana. Pero huwag yung masyadong buo. So, ilagay natin at putulin na natin itong mga mini bouquet na ginawa natin. Ganyan lang. One side lang siya. Kasi ilagay naman natin itong crease na bottom. Sa gitnang part naman siya kasi papagitnaan natin siya ng gypsophilia. O nakagitna yung na buttons natin sa dalawang puti. So naglagay na rin tayo ng trasilyo. Ang putulin lang natin at ilagay natin dyan sa sulok na yan para magkaroon ng mga lawit-lawit. Eh maglagay na rin tayo ng ruskus. Siyempre ng solidago na rin para medyo lumaki-laki. At for sociality, eucalyptus sa mga spaces. So nakikita niyo mga bee, puro mga direct yan, walang sponge talaga yan. So isuksuk-suksuk mo lang. Siyempre last but not the least ay spray na natin yung arrangement natin kasi medyo mainit sa labas. And wala, tapos na ang ating arrangement. O diba? Hindi mo kailangan ng sponge para gumawa ng round arrangement. Pa-direct lang yung mga bulaklak. At for sure, magtatagal yung buhay ng mga ito kasi nakababad sa tubig. Pwede nilang maputol-putol yung mga stems ng mga bulaklak nyo. At syempre, mag-ingat lang kayo sa mga charonians. Kasi madali lang tumabit-bit. Pagkatapos nyong kumain, pagkatapos ang handaan, ipitasin niya na ng buo yan. Kaya ako nagsasabi sa'yo, wala mo ng charonians, okay? Janjaranan! Shoutout! Maraming salamat sa mga nag-share ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shoutout, i-share mo na ang video na ito. And for more nakakatawa at nakaka-goodbye sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita kids!